i-distribute natin. But kailangan ang ibigay natin yung land reform beneficiaries. So dito, I have about 170,000 hectares. New lands. 472,000 hectares of lower distribution. Sabi ko sa kanya, pag may makita ka lupa dyan, ba't makanti kunin mo? Pag sa gobyerno, bigay mo. Lahat. Yung mga reservations dyan sa gobyerno, wala namang kwenta yan. May problema tayo. Let us solve the problem that we face today. We cannot speculate of what we do with the land in the future because that has yet to happen. So, today I will land distribution 2,334 hectares i-distribute ko. 1,700 CLOA, 1,500 plus agrarian reform beneficiaries. Yung sinabi ko, pilitin mo. If it's a private property, alam mo, I'm sorry, matamaan kayo. Total, ako, kami man, meron kaming lupa for 40 hectares. Hindi dito nasa. Somewhere else. Nung nagkagulo na, sabi ko sa nanay ko, namatay naman tatay ko, bigay mo na lang yan. Wala mang interesado rin sa mga anak mo. Nandoon sa Amerika, ano pang ibigay mo? Kaya ngayon, pati sa gobyerno, pag may matarget si Casillones, kunin mo lahat. Yung sa likod ng Boracay. Sabi ko, sige lang, hayaan mo. Pagdating ng panahon, sinabi ko, gawin mo land reform yan para hindi makuha ng iba. So likod ng Boracay, lahat yan, dineclare ko land reform area. Walang makinabang dyan ng mga mayaman. Kami ang makabigay ng lupa sa inyo, legal. Maipasa na ninyo sa inyong mga anak. May lupa sila, maliit ang mundo ngayon. Baski na lang may 2-3 hektarya ka, you should thank God that you have a piece of land under the sun. Ang mga walang, ito bigay na sa inyo. Huwag ninyong ipagbili. Suntukin ko talaga kayo. Totoo lang. Puntahan kita doon.